At sa kasalukuyan mga kaibigan, mapapansin nyo ay masyadong malakas ang hangin sa kapaligiran. Tanhi ng bagyong Egay. Ngayon ay namataan sa tabi ng Kabikulan na may taglay na lakas na hindi mahina. At siya po ay kumikilos panghilagang kanluran sa bilis na hindi natin maintindihan. At kung mapansin nyo mga kaibigan, ang bagyo ito ay tinatayang magtatagal hanggang gusto niya sa area of responsibility ng ating kalupaan. At dito nga po sa Masbate, na kung saan ay nandito kami. At masyadong delikado ang kapaligiran, kaya't hinabalaan ng mga residente na mag-ingat dahil baka matamaan ng palapa o yung mga ligaw na buko ng niyog. Dahil po sa malakas na hangin mga kaibigan ay nagbabalakang mga residente na lumikas dahil ayon sa pag-asa ay wala nang kapag-apag-asa, kaya kinakailangan lumipat muna ng ibang lugar. Ayun po, sana kaya nag-iimpake ang karamihan dito sa lugarin ito dahil sa takot na baka sila ay sarantayin ng pagdating ng malakas na hangin na may kasamang pagkulog at pagkulog. Pagamat ang bagyo po ay nasa parting Kawayan de Isabela o parting Cagayan, ay dito sa lugar ng Masbate, particular dito sa POB Corpus, ay napakalakas ng hangin na ating nararanasan. At talaga namang ang hanging habag at nahila-hila ng bagyong Egay ay talagang makalakas po. At kung mapapansin nyo, ang mga puno ay halos ayan o, napakalakas na hangin. At ang mga bubong ng mga kabahayan dito ay kung hindi maganda ang pagkakasakit ay malamang ay kanina pa nilipat ng malakas na hangin. Sobrang lakas ng hangin, pero magkagayong pa man ay masasabi nating maswerte pa rin ng mga taga rito sa Masbate dahil walang kasamang pagulan ang nasabing hangin. Pero napakadelikado po ng hangin dahil sa mga nagliliparang mga debris. Ayan o, lalo na yung mga palapa ng niyog at kung ano pang mga sanga ng kahoy. At pinag-iingat ang mga residente. Yun, lakas talaga naman na halos maputol na ang niyog. Mapansin nyo, may isang puno ng niyog na yun. Talagang sa tabi ng bunga ay halos hindi na niya kayang labanan pa. So, sa ngayon ay wala pa namang napuputol. Pero kapag nagpatuloy pa ang malakas na hangin na dala ng bagyong Egay, ay maaaring maraming puno ang masalanta. Kaya hanggang dyan lang muna ang ating report. Ayun o, marami nang nagkalaglag na mga pinautol. Mga dahon ng saging na maaaring bumagsak sa mga bubungan. A few moments later. At dyan nga po, medyo humina na ang simoy ng daluyong hangin. Ngunit makikitang ang papawirin ay masyadong madilim pa rin. Tanda ng papalayong bagyo. At mga kaibigan, hanggang dyan na lang muna siguro dahil mamaya po ay patuloy tayong magbibigay ng mga sariwang balita. Ngayon abangan nyo ang weather forecast maya-maya lamang patapos ng ilang patalastas. Magandang araw mga kaibigan.
At sa pagpapatuloy ng dulang, aalis ka o aalis ka? Sama-sama natin pakinggan dito sa ating himpilan. Ay, ikaw ba talaga yung hindi na mapipigilan? Aalis ka ba talaga? Bye! Kung aalis ka, huwag ka nang babalik. At kung sakaling bumalik ka man, magdala ka nung lotion ha? Yung palaman sa tinapay. At narito na po ang pinakasaliwang balita sa mga oras na ito ay kasalukuyang binabayo ng malakas na hangin na may kasamang ulan. At yung mapapansin nyo ay masyadong malakas na nga po ang hangin at naghanda na ang mga residente na lumigas sa lugar dahil napakalakas po ng paparating na bagyo. At yan nga po, ito na talaga namang ang ulan ay talagang hindi magkamaya at ang mga dahon ay talagang hinahagupit ng napakalakas na hangin mula dito sa aking kinalulugaran. Kaya ayun oh, oh pati ang puno ng nyog ay halos sa hindi pa naman kalbo, yung may-ari lang. May puno lang ng nyog ang kalbo. Inay, sinasabi ko sa iyo, kapag umalis ka, hindi ka na makakabalik sa pamamahay na ito. Kaya kung alis ka, bakit hindi pa ngayon? At napakalakas po talaga ng hangin ang dala ng hangin ano, bagyong igay? Igay ba yung pangalan? Ga-abroad na ako. Dari, mag-abroad ka? Mag-abroad. Ay, pasalubungan mo kami ng ano, ha? Yung ano, yung pogi, yung arabo, yung mahaba ang buhok. Mahaba ang bungot, ha? Itay. Ilang taong ka doon? Ilang taong ka mag-a-abroad? Utin. Yung arabo, mahaba, utin. Wow. Hindi ka mo ako isa. Utin. Hirap pala mag-drama. Ano pa ba? At narito po ang pinakasaliwang balita sa mga oras na ito. Update sa bagyong Engay. Bagyong Engay kasalukuyang nananalasa sa lugar ng Masbate. At kung mapansin nyo, napakalakas po ng ulan na may kasamang malakas na hangin at ang pabawirin ay napakadilim. At kaninang madaling araw ay nag-umpisa ng hagupitin ng malakas na bagyo ang lugar na ito. At kung mapansin nyo, mga kaibigan, ay nagbabalak na lumigas sa mga residente sa lugar na ito dahil talaga namang napakalakas po ng bagyo. At sa katunayan, kung mapapansin nyo sa bandang ibaba ay isang kabahayan na ang pinarantaan ng bagyo at tanggal na ang bubong at sa ilang sandali ay maaari na siyang tangayin ng malakas na hangin. Lumayos ka! Huwag ka nang babalik sa pamamahay na ito. Sinasabi ko naman sa'yo na pag umalis ka, huwag mo na akong ituring na iyong ama dahil hindi kita anak. Oras natin mga kaibigan ay ganap na ang bago magtanghali at kung mapapansin nyo ang kapaligiran ay balot pa rin ng karimlan. Masyadong madilim ang kalangitan. Kahit pa ang bagyo ay bahagyang humupa, kumina na po ang malakas na bayo ng hangin at ang ulan ay medyo tumila. Pero nag-iwan po ng pinsala ang bagyo. Kung mapapansin nyo ay masyadong napakalakas nga ng bagyong nabanggit na kung saan ay isang kabahayan ang muntik ng tangayin. Ayun, wala na siyang bubong at dingding na lamang ang natira. At ayon sa balita, ang nakatira doon ay lumikas na at lumipat sa katabi bahay. At isa pang kabahayan dito ang nawalan po ng dingding. Ito, bubong na lamang ang natira. Dahil napakalakas ng bagyo. Ito, tinanggalan ng dingding.
At yung mga yero, kung mapapansin nyo, ang mga yerong yan ay nilipad ng bagyo. Pero pinulot na rin namin kagad para makapulutin ang iba. Mga kaibigan, ang ganyan na lang muna siguro. Ito po si Jessico Soko, nagbabalita sa man sa mundo.